Si Ezekiel ay isang propetang nabanggit sa lumang tipan ng Biblia. Siya ang sumulat ng akdang nakapangalan sa kanya, ang aklat ni Ezekiel. Si Ezekiel, na ang pangalan ay nangangahulugang pinalakas ng Diyos, ay ipinanganak noong 621 BC sa Jerusalem at namatay noong taong 569 BC sa Babylonia sa panahon ng Achaemenid Empire, na naglingkod siya bilang isang saserdote sa mag-anak ni Sadok at isa sa ikalawang grupo ng mga Hudyo na dinalang bihag sa Babylonia kasama ni Haring Joachim at nagproposiya sa loob ng 22 taon mula 592 hanggang 570 BC. Habang nasa Babylonia, naging isa siyang propeta ng Diyos. Siya ang sumulat ng isa sa mga aklat sa lumang tipan na ipinangalan sa kanya. Nagumpisa ang ministeryo ni Ezekiel sa pagkundina at paghatol sa bansang Huda pagkatapos na mawasak ang Jerusalem. Ang naging paksa ng mga hula ni Ezekiel ay pag-asa para sa hinaharap. Nais ni Ezekiel na tulungan ang mga tao na matuto sa kanilang mga kabiguan. Iniaanunsyo niya ang napipintong hatol sa mga bansa na nakapalibot sa Huda at muling itinatag ang pag-asa para sa pagpapanumbalik sa Israel. Ang kanyang pangitain tungkol sa isang lambak na mga tuyong kalansay ay naglalarawan sa bagong buhay na hihinga ng Diyos sa bansa na magaganap sa 1,000 taon ng paghahari ni Kristo sa mundo. Ang unang pangitain ni Ezekiel ay tungkol sa trono ng Diyos kasama ang 4 na nabubuhay na nilalang at mga umiikot na gulong. Nagkaroon din si Ezekiel ng detalyadong pangitain ng isang bagong templo ng isang pinanumbalik na Jerusalem ng 1,000 taon ng paghahari at ng lupain kung saan mananahan ang bayan na ibinukod ng Diyos. Manunumbalik na muli ang pagkakaisa sa Israel at Huda hanggang sa dulo ng sanlibutan, habang muli ring manunumbalik ang kaluwalhatian ng Diyos at bananahan ang Diyos kasama ng kanyang bayan. Ang mga napakagandang pangitain ito ay may kinalaman sa parehong nalalapit at pangmatagalang plano ng Diyos. Ipinihayag ni Ezekiel ang mensahe ng Diyos sa direktang pananalita na anupat maintindihan iyon ng lahat, makinig man sila o hindi. Mismong si Ezekiel ay nakatanggap ng isang babala na kung hindi niya tapat na bibigyan ng babala ang mga tao tungkol sa parusa ng Diyos sa hindi pagsunod sa kanya, papanagutin siya ng Diyos sa dugo ng mga taong namatay sa kanilang mga kasalanan. Hindi siya nag-atubili sa kanyang misyon at nagsigasig na sinunod ang mga tagubilin ng Diyos. Nagkaroon si Ezekiel ng marubdob na pananaw sa paghatol at pag-asa at nasalamin sa kanyang sarili ang kalungkutan ng Diyos
dahil sa kasalanan ng mga tao. Nakaranas ang propeta ng maraming oposisyon sa kanyang buong buhay, ngunit masigasig niyang ipinahayag ang kagustuhan ng Diyos na hindi mamamatay ang mga makasalanan sa kanilang mga kasalanan, kundi sa halip ay magsisi sila at mabuhay. Ang kanyang yugto-yugtong katahimikan sa kanyang mga unang taon ay nabasag nang bigyan siya ng Diyos ng kakayahang magsalita at kinalagan ang kanyang dila upang sabihin ang pinakamahabang talata sa Biblia patungkol sa isang nagpapatuloy na pag-asa. Ang pagsunog, pagtadtad at pagkalat ng kanyang buhok ay kumakatawan sa pagbagsak ng Jerusalem at pagbabalik ng mga nalalabi mula sa pagkakatapon. Ang pinakasukdulan ng mga salitang puno ng pag-asa ay ang pangako para sa isang walang hanggang paninirahan sa lupain sa pagdating ng isang walang hanggang prinsipe mula sa lahi ni David, sa isang walang hanggang tipan at isang walang hanggang santuwaryo sa Israel. Lumukso siya sa panahon pagkatapos na ibalik ang Israel mula sa isang misteryosong paglusob mula sa hilaga na pinahihintulutan ni Yahweh, ngunit ganap na magtatagumpay ang Israel. Ipinapakita nito na walang bansang kaaway ng Israel ang muling magtatagumpay sa pagsakop sa banal na lupain at muling pagbabalik ng kaluwalhatian ng Diyos ng Israel. At papasok siya sa silangang pasukan ng templo gaya ng nakita ni Ezekiel sa kanyang pangitain. Ayon sa 34 na kabanata ng aklat ni Ezekiel, binatikos ng Diyos ang mga pinuno ng Israel bilang mga bulaang alagad dahil sa kanilang mahinang pamumuno sa kanyang mga tao. Sa halip na alagaan ang mga tupa ng Israel, kanilang pinangalagaan ang kanilang mga sarili. Sila ay nakakain ng mabuti, maayos ang pananamit, at maayos na maalagaan ng mga mismong tao na dapat sila ang nag-aalaga. Sa kabaliktaran, si Kristo ay mabuting pastol na ibinibigay ang kanyang buhay para sa mga tupa at siyang nangangalaga sa kanila mula sa mga mababangis na lobo. Sa kabanata 34 at 4, inilarawan ang mga taong nabigong maalagaan ng pastol bilang mga mahina, may sakit, sugatan, may bali at naliligaw. Si Kristo ang dakilang manggagamot na nakapagpapagaling ng ating sugat espiritual sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Siya na naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Ang panawagan ni Ezekiel sa atin na sumama sa bago at buhay na pakipagtagpo sa Diyos ni Abraham, Moises at mga propeta. Dapat tayo ang manaig, kundi tayo ang madadaig. Hinahamon tayo ni Ezekiel na maranasan ang bagong buhay sa pagtingin sa kapangyarihan ng Diyos, kaalaman, walang hanggang presensya at kabanalan. Hayaan nating gabayan tayo ng Diyos, maunawaan ang lalim at kasunduan sa kasamaan na nananahan sa bawat puso ng tao upang kilalanin at pananagutin ng Diyos ang kanyang mga tagapaglingkod upang magbigay babala sa kapahamakan na darating. Ipinapakita din ni Ezekiel sa lahat ng mga Kristiyano na dapat tayong maging masunurin sa tawag ng Diyos sa ating mga buhay. Sinabi ng Diyos kay Ezekiel na dumaing siya sa Diyos ng may basag na puso at mapait na kalungkutan para sa parating na paghatol at sa pamamagitan ng kanyang madamdaming aklat
sinasabi sa atin ni Ezekiel ang parehong bagay. Paparating na ang paghatol na ito. Tiyak itong magaganap, ang sabi ng Panginoon. Maaari din naman nating babalaan ang iba at ibahagi sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan sa pagpasok sa loob ng Iglesia ni Kristo.